Medyo maambuna, so bilisan lang natin. So ganito lang pong mag-report, diba? May mga butas, yung mga paso natin or yung mga pot na gagamitin. Huwag natin kakalimutan na takpan siya, lalo na kapag yung mga gagamitin nating soil mix is medyo prone sa paglabas dito. No, para lang safe, is lagi natin siyang tatakpan ng kahit bato or kahit anong pwedeng pantakip. Basta yung itatakip natin sa kanya is hindi siya sobrang flat, diba? Kasi kapag tinakip natin yung iba tulad niya na yan, flat yung bato. Kapag ito yung nilapat natin dito o dito sa loob, pwedeng hindi makalabas yung tubig, diba? Pwedeng mastak dyan yung tubig. So, kailangan lang ito, tulad nyan, ito yung ilalapat nyo. Ito. Para mayroon pa din silalabasan yung tubig. So, para lang po ito, kapag may lupa nga tayo na prone sa paglabas dito, mapigilan siya. Diba? So, lalagi-lagi nating tatakpan yung mga butas nung paso. Ayan. So, ganun. Huwag nyong kakalimutan yun, yung paglalagay ng pantakip. Diba? Pwedeng mesh. May mga ibang gumagamit. Mesh siya. Yung parang butas-butas na parang tela. Pwede rin naman mga dahon na lukot na or yung drained na. Pwede yun. Basta ang mahalaga is matakpan yung butas niya para hindi lumabas yung mga lupa. Then next, ayan, pwede na natin siyang lagyan ng lupa. Lagyan lang muna natin ng isang layer ng lupa. Ayan. Dapat lagi ang lupa natin fast draining. No, ayan. Kahit basain po natin to, hindi na po lalabas sa ilalim yung lupa kasi nga mayroong bato. So, kung makita nyo itong lupang to, prone siya sa paglabas sa mga butas. Kasi ano yan, epino, ano to, carbonized rice, halcocopit, tsaka vermicast. Tapos konting-konti lang yung garden soil. So, prone to sa paglabas sa mga butas ng pot. So, ito, set muna natin dito sa gilid. So, dito naman, kapag mag-repot tayo, ito yung siguro pinaka hindi dapat gawin. Diba? Well, ito, simulan muna natin kung paano natin siya tatanggalin sa seedling bag. Kapag magtatanggal kayo ng seedling bag, pisilin nyo muna para lang ma-loose siya. Ayan, huwag nyo kakalimutan yan. Ayan, tapos kapag tatanggalin nyo na siya, kahit ano to, seedling bag, seedling pot, kukunin nyo muna siya dito sa parang leeg or pinaka-stem niya. Ayan, yung pinaka dito niya. Ayan, kita nyo ba? Grip ng gantong setup ah. Yung ganyan. So, kukunin nyo lang ng daliri, tapos saka nyo siya itataob, tapos tatanggalin nyo to. Ayan. Uy, may mga insekto. Natin. Paganyan, okay na yan. So, yung pinakamalaking pagkakamali na ginagawa nung iba is ito. Itong, ayan, yung lupa na yan, diba, medyo na-form na siya kasi medyo madami ng ugat eh. Ang ginagawa nung iba, nilalagay na nila agad dito as is. Which is mali. Kasi mas matatagalan pong kumalat yung ugat kapag ganun. Kasi hindi pa yan loose eh, diba? Medyo may shape pa yan eh. So, ang gagawin nyo, pwede is sirain nyo yung lupa. Diba? Pwedeng ganyan. Sirain nyo lang. Diba? Sirain nyo. Ayan. Para yung mga ugat nya is medyo kumalat agad. Diba? Or kakalat agad kapag ganyan. Huwag nyo pong itatanim ng as is, di ba? Huwag nyo, halimbawa, ito. Wait lang, balikan natin yan. Huwag nyo itatanim, halimbawa, kapag ganyan yung lupa nyo, di ba? Yung mayanan nyo or halaman nyo. Huwag nyo itatanim ng ganyan agad. So, ilalagay nyo agad dito. So, mali po yun. Kasi mas lalong tatagal yung pagkalat niya ng ugat. Kakalat naman niya, kaso mas matagal. Mas mapapabilis natin. Kung ganyan, sisirain natin siya. Di ba? Okay lang kung may mga masisirang konting ugat. Ayan. Kakalat naman yan, di ba? Parang stem din naman yung ugat kapag mga napuputol-putol, basta konti lang yung putol, hindi sobrang dami, magbabranch out din yung ugat niya. So, mas dadami pa. Okay? So, okay lang yun kung makakita kayo ng mga ganito. Ayan, konting ugat na na-damage. Ayan. Okay lang yan. So, huwag kayong mag-alala. So, ito pa is, as much as possible, kailangan nating magtira ng konting lupa dun sa i-repot natin. Unless mayroong root rot yung ugat natin, kailangan magtira ng konti para mabawasan yung magiging root shock or pagiging stress nila sa pag-repot. Kasi mas-stress yan eh. Mas lalo silang mas-stress kapag i-repot natin sila nang wala nang kinakapitan na lupa.
So, kailangan magtira tayo ng konti para lang mabawasan yung stress na magaganap. Okay, so ngayon, susukatin natin siya. Wait lang, sud natin to. Susukatin natin siya, ayan. So, konting-konti pa, di ba? Kailangan pa natin dagdagan ng lupa. Medyo umaambon na dito, so bilisan natin. So, ayan, dinagdagan natin ng lupa. So, ang gagawin nyo, press nyo muna. Kasi pag nabasa yan, bababa pa yan. Eh. Para lang alam nyo yung gagalawan ng halaman nyo. So, lalagay natin ngayon dito si Mayana or si halaman. Tapos, di ba, nakikita nyo ito. Wait lang. Ayan. Dito nyo siya, tatakpan nyo yung lupang lupa ng panibagong lupa. Okay? So, tatakpan nyo yan. Kapag nilapat nyo, kailangan matanim din yung lumang lupa. So, ayan, kapag okay na, press lang natin, ayan, para kumapit. Tapos, pwede na po nating diligan. Wait lang, dagdagan pa natin kasi medyo mababa yung lupa. Medyo lumalakas yung ambon. So, bilisan na lang natin. Kasi mababasa yung camera. Ayan, okay na po yun. So, press na lang natin. Tapos, pwede na nating diligan. Tapos, depende sa nabawas nating lupa. Ito, medyo madami. So, kapag mas madami kasing nabawas na lupa, mas prone siya sa stress sa pag-airpot kasi nasa stress yan sa root shock. Diba? Nasya-shock yung roots. So, lagay muna natin siya sa shaded area kapag gano'n. Para lang safe kasi pwedeng ma-root shock yan. So, medyo malanta. Pero babalik din naman yan. So, para lang mabawasan yung stress niya sa pag-airpot, shaded area muna. Tapos, alaga lang sa dilig. So, ayan. Ganun lang po mag-repot. Tapos, yung pag-repot, isiiwasan po natin mag-repot ng multiple times a year. Pwede na yung once a year, di ba? Unless magiging sobrang root-bound siya, so, kailangan talaga natin siyang i-repot. No? Pero, kung hindi naman, kung okay pa naman siya, tulad ng mga gantong halaman, di ba? Matagal siyang ma-root-bound, di ba? Kasi yung ugat niyan is hindi naman ganun kabilis magpatubo. So, hindi niya kailangan constant na pagpapalit. Siguro ito once a year or siguro nga once every 18 months yung pag-repot. Depende kapag lang nagiging stunted na. Pero kung hindi naman, goods pa to. Kapag ganito, ayan, so okay na to ng ganyan. Unless magiging root bound, hindi natin kailangan i-repot. Okay? So ayun po, ganun lang mag-repot ng tama. So iwasan lang yung i-erect agad na tanim. Diba? Tapos ikalat natin yung ugat para mas mabilis silang makakalat dito, mas madali silang maka-adapt. So, ayun po. So, tinesting ko lang yung gantong format ng pagbivideo. Tingnan natin kung nagustuhan nyo. Pa-comment lang kung okay, kung itutuloy natin yung ganito. Pero sa ngayon, yun na po muna. Maraming salamat po. So, si EJ po ulit. Subscribe kayo. Thank you.